Corinthians chapter 2 verse 10. Sabi, but God has given us the revelation of these things. Ang sinin po natin, may God na tinutukoy doon sa asan po. But God has given us the revelation of these things through His, ano? Through His Spirit. So, iba yung God, iba yung Spirit. Ang nagbibigay siya ng revelation, ito yung God. Nagbibigay siya ng revelation. Ito ay pinamamagitan sa kanyang ano? Spirit. Para maibigay sa tao. Pagkagaya rin yan ang ating Panginoong Kristo. Meron God. At nagbibigay rin siya ng message sa pamagitan ng kanyang ano? Ng kanyang Son. Okay, sabi nito, but God has given us the revelation of these things through His Spirit. For the Spirit, alam, make search into all things, even the deep things of God. So, kung ang Diyos, no, kayang mag-search ng ating heart, ang Spirit also has an ability na mag-ano, mag-search din. Okay? So, kaya gawin ng Espiritu yun. Nangakulugan lamang na ang Espiritu ay hindi patay na bagay o isang kwersa lamang, kundi talagang siya ay buhay at siya ay merong sariling personality. Dami natin binasa, no? At yung mga talatang yan nagpapatunay na tunay nga na ang Espiritu Santo ay hindi basta inilagay lang dyan. Kasi nga, yun nga ang pinatawiran ng iba tulad ng ating pong binasa doon po sa nung 325 AD, dito lamang raw nabuo yung doctrine ng Trinity. Na bagay, totoo po yun. Invented the word po yan. Wala po sa Bible yan. Pero, dito po nung 325, dito po no, pinatutunayan na merong God the Father, God the Son, and God the Holy. Pero hindi po totoo yun na dito lamang po nabuo yung doktrina ngayon. Sapagkat yung ating po mga binasa ay prior dito sa 325. Itong ating mga binasa, mga talata, kanina pa. Dito po yun. Dito pa lamang ay sinasabi na bukod sa Ama, bukod sa Anak, pag-aralan na two consecutive Sundays, ay meron pa isang member ng Godhead na Spirit, na ang Spirit na ito ay, ano, ay isang personality. Sa araw na ito, pinag-aralan po natin lamang yung personality ng Holy Spirit. Pero sa mga susunod na panahon, pag-aaralan natin, dahil nga belong siya sa Godhead, pag-aaralan natin yung pagiging God ng Holy Spirit. At yung kinalaman niya sa Father at sa Son. Okay? Meron pa po tayong babasahin na sabi po sa John chapter 14 verse 26, but the Helper, kanina ang tawag, Comforter, ngayon po ay Helper. Di ba may kakayahan siyang tumulong? So, tinawag siyang Helper. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send. Nakita niya yan? So, bukod talaga siya sa Father. Bukod siya po sa Father, meron po siyang iba. Meron po siyang separate na individuality o tinatawag personality. Bukod siya sa Father. Kaya kay Father, inuutusan siya. Sabi, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. Sa pangalan ni Kristo. So, tatlo na po yung sinasabi niya. Right? The Father, the Spirit, at yung ating Panginoon sa Kristo will be your teacher in all the things and will put you in mind of everything I have said to you. Will put you in mind, ibig sabihin po nun ay i-remind sa inyo yung mga bagay na dapat niyong na inyong narinig kay Kristo upang inyong maalala muli. Diba? I put you in mind. Ibig sabihin, put you in remembrance of what things that Jesus has told you. Diba? Yan ang ibig sabihin po nun. Makikita natin,
Ito pong Holy Spirit, na kanina pong former helper, ay may kakayahan ano? Magturo. Di ba? May kakayahan siya magturo. Kaya nga, siya isang personality. Hindi siya utusan ng Diyos na magturo, wala siyang kakayahan. Meron siyang sariling kaisipan, meron siyang sariling kaalaman, meron siyang sariling kalooban, at inutusan siya ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo upang ang mga alagad, ang mga apostol, ay ito, ay maturuan niya at ma-remind niya sa mga ito kung ano ang mga naituro ni Kristo sa kanila. Utusan ba ito kung hindi talaga siya isang persona? At gampala ang bagay na ito. Diba? Kagaya ni Sister Irene, Sister Daisy. No, bakit natin sila nire-request magturo? Sapagkat sila isang person, sila ay mga personalities na merong kapasidad na ano, meron sila sa sariling mind, may sariling sila knowledge, kaya na, may sariling sila kalooban na meron sila kasariling ano, kakayanan makapag, ano, makapagturo. Okay?